Tumayo na po ang lahat. Biba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Bibang poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Samahan niyo na rin ako, mga kapatid, at ang aming pamilya sa pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno sa biyaya ng graduation ng aming pamangkin na si Juris David Diloy Ramos bukas sa Ateneo de Manila, magna cum laude. Kaya salamat, mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po." Nagpatira pang muli si Abraham. Ngunit
napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na at si Sarah, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagdipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sarah na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Tumayo na po ang lahat. Sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka.
at pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Biyernes po ngayon at ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa maigting nating pakikipagniig sa Kanya. Paano man po kayo naaabot ng misa natin dito sa Quiapo, galing man po kayo sa malayo o sa malapit, anuman ang nagtutulak sa inyo para manikluhod sa Diyos. Humihingi man po kayo ng himala o nagpapasalamat sa naibigay na, tipunin po natin ang ating mga dalangin bilang iisang pithaya at sama-sama nating idulog sa paanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nang may pananalig, nagagawin niya sa atin ang dati niya nang ginagawa, ang pagkakaloob ng mga himala. Ang tatlo po nating mga pagbasa ngayon ay pawang kapahayagan ng katotohanan ito na nagkakaloob siya ng himala. Sa aklat pa lang ng Genesis, ang unang pagbasa, hindi po ba napakalaking himala ang magpakita ang Panginoon kay Abraham at sabihing magkakaanak sila ni Sarah sa kanilang katandaan? At sa magiging anak nila'y makikipagtipan ng Diyos sa kanya. Sa Salmong Tugunan, hindi po ba isa ring napakalaking himala ang hindi pumapalyang pagpapala ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya? At sa Ebanghelyo po naman, hindi po ba isang napakalaking himala ang pagpapagaling ng mahal na poong Jesus Nazareno sa isang ketongin? Nariyan lang po ang mga himala. Madali itong makita kung minsanan at di pangkaraniwan. Pero kung araw-araw mo itong nararanasan at pangkaraniwan, nagiging ordinaryo na lang. Tulad po isang halimbawa ng pagsikat ng araw. Kung sisikat ang araw ng minsan lamang sa loob ng 10 taon, edi napakalaking himala para sa atin, ano ho? Pero dahil ito ay araw-araw namang sumisikat, hindi na halos natin napapansin. At ang napapansin natin ay ang sikat, hindi na sa TV, kundi sa TikTok. Ano nga po ba ang itinuturo sa atin ng mga gawang kamangha-mangha ng Diyos? Ang pagkaintindi po kasi natin sa mga ito ay mga pangyayaring labas sa batas ng kalikasan. Modernong konsepto na po kasi ang natural law. Hindi na po ito na-consider ng mga biblical miracle stories. Ang naisaalang-alang po ay ang katotohanan ng ang Diyos ang siyang may akda ng lahat ng ito, natural man o supernatural. So, ang ating mga binasa ngayong gabi ay naiintindihan bilang di pangkaraniwan at kamangha-manghang mga gawa. Dahil na rin sa kakayahan ng mga itong pagtakahin tayo at sorpresahin. Pero ang sangnilikha, ang creation ay isang himala. Ganon din ang grasya. Kung paanong ganon din naman ang pagsibol ng isang halaman mula sa isang buto. Ang kaharian ng Diyos ay isang himala. Punong-puno po ang mundo ng mga ito.
kung taglay lamang natin ang mga mata para makita sila. Para patunayan ang pagiging Diyos ni Jesus, gamit ang kanyang mga kamangha-manghang gawa, ay sala na po sa punto. Ang punto po kasi ay ginawa niya ang mga ito dahil sa kanyang walang hanggang habag at para bigyang katiwasayan ang pagdurusa ng mga dumaranas nito. Kung mauunawaan po natin ang mga ito sa tamang konteksto, maiintindihan din po natin na sila ay mga senyales ng kagandahang loob at pagiging mapagbigay ng Diyos, ng kanyang hustisya at awa, ng kanyang dakilang hangaring tumubos at magpalaya. Maiintindihan po natin na sa pamamagitan ng mga ito, napapalapit tayo sa kaharian ng Diyos. Malaliman po ang ginawa niyang pagpapagaling bukod sa kagalingang pisikal, kung paanong nagpagaling siya ng pilay upang makalakad sa kalayaan ng paglilingkod sa Diyos, kung paanong nagpagaling siya ng bingi upang mapakinggan ang magandang balita ng kaligtasan, at kung paanong nagpagaling siya ng pipi upang makapagpuri sa Diyos, pinagaling din po niya ang ketongin para makapagpatotoo sa mga tao. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, hayaan po nawa nating mabuksan ang ating mga mata para makita ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos sa ating paligid. Ang mga maliliit na himalang nararanasan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ang himala ng pagtibok ng ating puso. Ang himala ng paggising sa umaga para mabuhay ng isa pang araw. Gayun din naman, makita din nawa natin ang pinakadakilang himala ng pagmamahal ng Diyos na yumayakap sa mga nawawala at nagwawala, bumubuo sa mga nabasag at nadurog, at nagpapatawad sa pagkakautang at pagkakasala. May katubusan po sa lahat ng mali sa atin. May kagalingan po sa lahat ng sugat natin. At may kaligtasan pong naghihintay sa atin. Wala pong exempted sa awa ng Diyos. Lahat po'y maaabot ng pagpapatawad ng Diyos. Ito po ang pinakamalaking himala. Sa tuwing tayo po ay magsusumikap makapagdala ng kaunting kapayapaan sa daigdig, at sa anumang paraan ay makapag-ambag ng kaunting ikasisiya o ikagagaling ng ating kapwa, naaabot po natin ang kamay ng Diyos. Sa tuwing nagpapatawad tayo sa mga nagkasala sa atin, maging sa ating sarili, napapalapit po tayo sa kaharian ng Diyos. Sa tuwing nagdedesisyon po tayong mahalin ang ating kapwa nang walang kondisyon o pagtutuos, nagagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin niya ang ating mga panalangin. At sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanilang pagtanggap sa mga isinantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo.
Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong na nadalik kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagin niyo po sa isa't isa ang kapayapaang naghahari sa inyong kalooban. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, natatagpuan po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, kalugdan po ninyo.
pa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo pabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalaala, inapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang iyong mga nasagip sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.